Hey guys, for today's video, so gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong ginagawa ko pagkatapos ng klase. At this time, nakaraos naman tayo ng isang araw. At uwing-uwi na tayo kasi magpapakain pa tayo ng baboy sa bahay. At ayun na nga, nandito na tayo sa bahay. Ang bilis, diba? Malapit lang din kasi ng bahay namin sa school. Siguro mga 300 meters lang ang layo. So yun, binubuksan ko na yung pinto. Pero napag-alaman kong sira pala yung lock na ito. Kaya naisipan kong dumaan dito sa bintana. At ang nakakatawa na ito, kasi yung mga alaga ng manok, ayun, sinasalubong ako kada uwi ko. At ito na nga guys, naakit ko na yung bintana. Dito lang kasi ako makakadaan. At after nga nun, ay nagbihis na ako. At magpapakain na tayo ng baboy. At ito nga yung mga pagkain nila. Pero yung mga manok na alaga natin, ayun, sunod na sunod sa atin. Ngayon nga guys, ay pupunta tayo dito sa gripo. Kuha tayo ng tubig at dali natin doon sa kulungan ng mga baboy. Kasi walang direktang source ng tubig doon. Lalo na ngayong tag-init. Hirap ng tubig dito sa amin. Pero kung napansin nyo, ang lakas ng tubig sa gripo. Pero ilang sandali lang, maubos din yan kasi hindi na talaga ng labas ng tubig sa bukal. At ang nakakatawa nito, hindi ako tinatuntunan ng mga alaga namin mga manok. Kasi alam nila, every time na napapakain ako ng mga baboy, is nabubusog rin sila. Kaya ito, sunod na sunod sila sa akin. At nang mapuno na ngayong balde, pupunta na tayo doon sa mga baboy. At nga pala, mga beek pa lang tong mga inalagaan natin. At minsan lang sila napapaliguan kasi ang hina talaga ng tubig. At ngayon, nililinisan ko na ang kulungan nila. Gamit ang isang balding tubig. At pinagkakasya ko na rin pati yung panligo nila. At dahil minsan lang sila napaliguan, enjoy na enjoy nila ang bawat papak ng binibigay ko na tubig. At etong mga apple na mga manok natin, walang tigil sa pagsunod sa atin. Kaya yun, naggagrasyahan palagi. At pagkatapos kong pinakain ang mga baboy at pinaliguan, ipupunta naman tayo ng baryo. Nagpapagawa kasi doon ng bahay sila nanay at tatay. At tutulong naman tayo doon. At galing dito sa bahay, mga isang kilometro lang naman ang layo. At dito na nga tayo sa baryo. At eto nga pala yung bahay na pinapagawa namin. At pagdating ko, kitang-kita ko si nanay at saka tatay na busy-busy sila. At ito yung laging ginagawa ko after sa paaralan. At buti na lang ngayong araw, walang masyadong mabibigat na gawain. Lara talaga kasi namin paunti-untiin yung pagawa ng bahay. Kaya hindi kami kumukuha ng mga taong gagawa dito. Kaya nagtutulong-tulungan na lang kami sa pagawa nito. Kaya hanggang dito na lang muna yung video ko. Salamat sa panonood. Bye-bye!